Hello sa mga Nostronautics Worldwide. Today is another day. Ayan, so gusto kong magpasalamat po sa mga nagsumusuporta po sa akin, sa mga Nostronautics Worldwide, sa mga abangers, at saka sa mga bagong subscriber po natin. Ayan, so maraming salamat po talaga. So ngayon, may tutulungan tayo ngayon. Ready ka na ate. So ikaw ang bubunot ng barahan, no? So, this is a bad luck card. May gamit silang dala ng family member nila. Ayan. So, eto, hindi ko lang ipapakita yung mukha. Ayan. So, bakit kailangan ko ng gamit? Kasi ang mga gamit kasi may imprinted memories at saka energy yan. Now, I want you to focus. I want you to pick one card. Thank you. Cut the cards into three. Kuha ka ngayon ng 7 cards of total na kayo mo dito. Huwag po kayo magmadali. So ate, ikaw to, pag may queen dito siya na yan, ha? Tignan natin kung may pagbabago. So, pag-aalala. Problem. So. Checks na naman. So, kung mapapansin mo, andyan pa rin. Ang pinakita sa akin ng mga baraha, ito po ay may gunman po dito. Bata pa ang bumaril sa kapatid ninyo, ate. Yan. So, kung mapapansin nyo, this is negative card. Ang ibig sabihin talaga nito, ate, ay may kinalaman sa bisyo niya. Nakarinig ako ng putok ng baril. As in, matagal nyo na bang alam to na nagbibisyo siya? Sige, titingnan pa natin. Cut the cards into three. Kuha ka ng 9 cards of total, lagay mo dito. Money. Pera.
pera. Naalala mo to, ate? So, ang pinakita sa akin dito, ito ay may kinalaman sa transaction, tapos may narinig akong pangalang Boy, Boyet. And, malinaw ang pinakita sa akin, naging asset yung kapatid niyo, ate. Pero alam mo talaga, alam mo ang transaction. Alam ko. May pagtatalok talaga kayo binalik. Kinikilabutan ako, ate. Bakit di mo siya pinipigilan? Hindi po. Kung ikukwento ko po kasi lahat, mahaba. Kumbaga, pinigilan ko na po siya niya mga time na kaya ko siya inuwi ng Bulacan, Ma'am Jade. Kasi nung mga panahon na nagtagpo kami ulit, meron siyang takot sa sarili niya na ako yung nagturo sa kanya na gusto mong mawala yan. Ngayon pinakilala ko siya. Pero bakit ang sinasabi ng Barahan na nagsasabay kayo? Meron hindi po kasi ganito po yun, Ma'am. Para hindi po siya malagay sa panganib, kapag nakikipag-usap na siya kay Epe, ako na yung tumapapel. Hindi ko maintindihan. Ano so, po kasi po, dalawa minsan kayo mga sa transaction po. Hindi po, may mga transaction po siya na hindi ko alam. Tapos biglang hindi niya kakayanin. Sa akin niya na inaano. So dalawa nga kayo. Tapos nagsasabay pa kayo. Kasi po, ayoko po siya kasi yung mga Pinanguti. Ang dami niyang revelation inaano sa akin, pinapakita. Yung po yun yung totoo, kaya ano. O anong masasabi mo ngayon? Tingnan mo. Yung pala yung makakapagpahamak sa akin. Yung nikwento niya siya rin nagturo sa kapatid ko kung paano mag-asset para mawala daw yung takot sa mga pulis gawa ng kapatid ko daw nagda-drugs. So, ikaw nagturo sa kanya paano maging asset, ate? Hindi naman po sa nagturo. Kumbaga, pinasok ko lang. Ganun din. Ikaw ang nagpasok sa kanya. Tapos, nagulat ako dito. Malinaw ang sinabi ng Baraha. Alam mo daw lahat. Ayun, o, nagsasabay kayo. Alam mo ang bawat transaction. Hindi mo masasabi sa akin na hindi mo alam. Kasi siya mismo nagsasabi ngayon. So, alam mo may threat ang buhay niya. Yung threat po, hindi ko po alam. Sigurado ko ba't eh? Promise po yan, Ma'am Jay. Yung threat po, nalaman ko na lang nung patay na siya na dahil meron daw po. Pero naka-receive ka din ng threat? Yes po, etong patay na siya. Kasi, ang sabi niya, nagsabi daw siya sa'yo. Hindi po. Wala po. 8 is a lucky number sa mga Chinese word. Yan. Sabi niya nangangalib na daw yung buhay niya. Nagtalo pa daw kayo. Totoo po yung pagtatalo. Dahil lagi niya daw po sa pera. Nakita ko yung perang problema. Nagtatalo kayo sa pera. Ang sabi niya dito, may sinabihan siyang babae na hindi po ako nangangalib na yung buhay niya. Kapatid niya po yun, si Ate Sabit, hindi po ako. Hindi siya sinabihan. Mismong yung nag-threat sa kanya, ano, dinirect si Sabit. Pero kapatid kong namatay, hindi sinabihan. Wala sa amin na sinabihan na may threat siya. Wala po. Meron isang tao doon na sinabihan yung kapatid ko na kapag hindi raw nakabayad, buhay ang kapalit. So, ano bang sinabi ko? Diba? Ate, pera ang dahilan. Ang pinakita sa akin, nakagalaw siya ng perang hindi sa kanya, na-dispalko niya, or unsehan to. Malinaw. Kahit i-review niyo yung record natin. Tatlong beso ang pinapanood doon naman. Kaya nagulat ako dito, ate. Well, lakasan niyo yung loob niyo, ha? Mahal ka ng partner mo. Sobra. Mahal ka niya. Kaya lang ang hindi niya maintindihan, bakit minsan hindi mo siya ma-appreciate sa ginagawa niya? Pinasok din daw niya to ng dahil sa'yo. Pakiramdam niya lang yun. Na hindi ko siya na-appreciate. Kasi lagi na lang daw kayo nag-aaway.
Pinipigilan tapos, po niya kasi ako. Na pumasok dyan dito, nasabayan siya? Sa trabaho ko po. Ah, okay. Sa matinong trabaho ko po kasi nag-wardrobe po ako. Yung bawat pasok ko, parang ayaw niya. So, anong masasabi mo ngayon na pinakita sa akin na minsan nag-judge kayo? Lahat po yan totoo. Lahat po ng binanggit niyo totoo, ma'am. Tingnan natin yung last set of the cards. Ang nag-ano sa kanya, nung namatay po yan, Ma'am Jay, totoo lang, chinat ko na si Ate Lea. Ate, alam mo ba, sinisisi ko yung sarili ko. Hindi mo kailangan sisisi sa inyo sarili. Pero yung kasi yung nararamdaman ko, kasi nga, sabi nga ni Ate Lea, dahil sa akin masyadong lumawak yung partner ko sa pagiging ganyan, kahit sa sugal. Ang pera kasi, yun lang yung pera, malaki siguro ang dispako niya. Yun, siguro naipon-ipon na. May pulis akong nakita. Mahirap. Pinakita sa akin dito, naging asset ang kapatid niyo. Ngayon, hinaluan niyo pa ng pagsusugal. Lagi kayo nag-aaway sa pera. Cut the cards into three. Kuha ka ngayon ng last 12 cards o total, lagay mo dito. Ang gumawa daw sa kanya talaga, ang nagplano is alias Boyet. So, nasa kulungan to, ate. Alam ko po nakalaya. Kailan daw nakalaya to? Katanggap ako ng death threat. Kailan daw? Nabasa mo yung death threat niya? Hindi. Pinasa ko sa'yo. Yung sinabi lang na huwag na, yung mayroong sinpinasa siya na huwag na raw alamin yung katotohanan. At yung parang huwag nang alamin yung katotohanan dahil susunod mo siya. Kaya alam ko nakalaya na po yun. Tsaka may nakapagsabi ko. Malino ang sinasabi niya sa akin ng paulit-ulit. Wala naman ako nakitang third party issues di hindi talaga relasyon. It's more about money and doon sa pagiging asset niya. Tapos, ang nagpaano sa kanya is boy. Eh. Hindi daw talaga ano. So, titingnan natin kung makakatawid ka. Nakasan mo loob mo, ha? Nagulat lang ako kasi talagang sinabi niya dito sa bara na alam mo yung transaction, alam mo ang mangyayari sa kanya. Hindi po ako yung pinagsabihan niya na may mangyayari. Pero yung pag-aaway niyo, ilang araw bago mangyari, bago siya binaril? Araw-araw naman po kami kasi nagtatalo niya. Araw-araw, kada uuwi ako ng Bulacan, inaaway niya ako, kada... Basta bawat araw meron. Kaya mas pinipili kong makasama siya. Tapos, yun lang talagang hindi ko siya naidala. Hindi ko siya naisama sa pag-uwi sa amin. Kasi talo sila ng mama ko.
So, ibig sabihin, pag may transaction siya, inaalam mo, sinasabi niya agad sa'yo. Meron po may mga times po na pinapaalam niya muna. May kasi mga yan, times sabi niya talaga, na, alam daw yung mga transaction niya. May mga minsan times naman po kapag-tapos na, tsaka niya ipapaalam. Alam. Pero yun nga, ang sabi niya sa akin, alam mo daw yung transaction niya. Minsan pero yung death threat, hindi niya sinabi sa'yo. Wala po akong narinig sa kanya. Okay, hindi so, ko nga po alam na may utang siyang ganun doon. Yung tao na yun, pinagbantaan siya. Nung namatay na lang siya, tsaka ko na lang nalaman lahat na may nagbabantaan ako ano, sa kanya. Nung saan yun nakuha yung may nasabi sa kanya, kung pag di mabalik ang pera, buhay ang kapalit. Yung kapatid yung isa yung unang-unang tumawid, sa kanya mismo sinabi. Kasi isa din yun, alam din daw yung mga transaction niya eh. Sinabihan siya noon, na wag daw papuntahin doon yung kapatid ko pag hindi daw binayaran buhay ang kapalit. Tapos sabi ng kapatid ko natin, yung sinabi sa akin noon, nung taon na yun, sabi niya, habang naglalakad ako, nakita daw niya sa balintataw niyang patay na kapatid ko. Habang naglalakad daw siya, parang may premonition siya. May premonition na yun. Parang, may naglalakad ako, te, parang nakita ko si Murong, sabi niya, ganun, patay na. So, nag-match talaga ang sinabi ng mga barahala. Totoo po lang. Okay, so focus ka, ha? Sabi, makatawid ka na. Para matahimik na si Murong.